Isang magandang hapon po sa lahat ng aming mga manonood. Ngayong araw, makakasama natin si DSWD Secretary Rolly Bautista upang magbahagi ng ulat tungkol sa mga plano at prioridad ng DSWD para sa taong ito. Magandang hapon po, Secretary. Magandang hapon, Director Irene. Nais ko pong ibahagi sa inyo na ngayong buwan ng Enero ay ipinagdiriwang ng ahensya ang ika-70 anibersaryo ng DSWD. Ito ay may temang DSWD at 70, kabalikat na mga mahihirap sa panahon ng pandemya. Sa loob ng 7 dekada, patuloy na pinaprioridad ng ahensya ang pangangalaga sa kapakanan at kahusayan ng mga Pilipino. Ito ay sa pamamagitan ng pamamahagi ng mga programa at serbisyo upang matugunan ang mga pangangailangan ng ating mga mahihirap at mga miyembro ng vulnerableng sektor ng lipunan. At sa pagpasok natin sa isa na namang taon ng serbisyo publiko, patuloy na palalakasin ng ahensya ang mga programa nito upang makatugon sa mga hamon ng kasalukuyang kinaharap ng ating bansa at makatulong sa pagbangon mula sa mga epekto ng pandemya. Maraming salamat po, Secretary Rolly. Ngayon naman po, handa na kaming sumagot sa ilan po sa mga katanungan. Sa Rolly, ang DSWD ay nagkaroon ng mataas na approval rating base sa pinakahuling ulat na inilabas ng Pulse Asia Survey. Ano po ang masasabi niyo tungkol dito, Secretary? Malugod na tinatanggap ng DSWD ang resulta ng pinakabagong ulat ng bayan nationwide survey ng Pulse Asia Research na kung saan ang DSWD ang naunguna sa mga opisinang nasa executive office na may pinakamataas na approval rating. Ito ay patunay na ramdam ng mga benepisaryo ang mga programang pinatutupad ng ahensya. Gayun din, ito ay magsisilbing inspirasyon sa lahat sa amin sa DSWD upang pagbutihin ang aming paglilingkod at mapapamahagi ng tulong sa mga mahihirap at sa mga lokal na pamahalaan upang maayos natin nilang matugunan ang pangangailangan ng kanilang nasasakupan. Maraming salamat po, Sec. Rolly, sa inyo pong naging kasagutan. Ano naman po ang reaksyon ninyo doon sa nabanggit ng ating mahal na Pangulo na may mga ilang mga tauhan ng DSWD ang nasangkot sa katiwalian? Ang DSWD po ay patuloy na magbabahagi ng tapat at mahusay na serbisyo publiko. At sisiguraduhin nito na lahat ng kawani ng ahensya ay magiging kabahagi nito sa pamamagitan ng pagtupad sa kanilang mga tungkulin na may integridad, kakayahan, at katapatan. Kung kaya ay lubos ang suporta ng DSWD sa kampanya ng ating butihing Pangulo tungo sa mabuti at epektibong pamamahala ng gobyerno. Gagawin po namin ang lahat upang mapanatili ang tapat at malinis na pamamahala sa DSWD, ang hindi pagtalima ng ilan sa mga itinakdang alituntunin at batas ay hindi sumasalamin sa kabuuan ng ahensya. Ang mga kaso nila ay masusing pinag-aaralan at sinumang mapatunayang lumabag sa mga umiiral na alituntunin at batas ay pinatawan ng karampatang kaparusahan upang maituwid o maitama ang kanilang hindi naging magandang gawain. Gayun din, ang DSWD ay nakatuon sa pagtiyak na ang kakayahan ng mga opisyal at empleyado nito ay mahigpit na sumusunod sa Strategic Performance Management System. Karagdagan dito, ang ahensya ay kasalukuyang inaayos ang mga proseso nito patungo sa Level 3 accreditation, katuwang ang Civil Service Commission Program
to institutionalize meritocracy and excellence in human resource management o tinatawag na Prime HRM na isang mekanismo na nagpapalakas sa kakayahan, mga sistema at kasayanan sa HRM. Maraming salamat po, Secretary, sa inyo pong naging kasagutan. Ano naman po ang magiging partisipasyon ng DSWD sa vaccination program po ng ating pamahalaan? Kaysa ang departamento ng Task Force on Vaccination Program sa pagsusulong ng pamahalaan na maprotektahan ang mga Filipino laban sa COVID-19. Kabilang po ang DSWD sa task force na ang opisyal na suportang ibibigay ay ang pagtukoy ng mga kabilang sa mabibigyan ng prioridad gaya ng mga mahihirap na pamilya at individual at mga essential frontline workers. Sa Crowley, magtungo naman po tayo sa magiging prioridad ng DSWD para sa taong 2021. Ano po ang mga ito, Sir Crowley? Director Irene, isa sa strategic focus ng departamento para sa taong ito ay ang dagdagan ang kakayahan ng mga lokal na pamahalaan upang mapabuti ang paghahatid nila ng social protection at social welfare services para sa mga mahihirap na mga kababayan nating kabilang sa mga vulnerable sektor ng lipunan. Ito ay isa sa gawa ng DSWD sa umagitan ng implementasyon ng DSWD Sulong Recovery Plan na siyang magsisilbing interim plan o building block sa pagpapatupad ng mga programa at serbisyo na naayon sa devolusyon sa ilalim ng Local Government Code of 1991 at Mandanas Ruling at para sa isang mahusay na pagtugon sa ating mga kababayan ngayong panahon ng pandemya. Kabilang dito ang pag-mainstream ng mga technical assistance at resource augmentation program, disaster response management program, social technology development at policy formulation at implementasyon ng departamento regarding sa devolution transition plan. Karagdagan dito, priority din ng ahensya ang pagsasagawa ng mas malalim na impact assessment sa naging epekto ng pandemya sa paghahatid ng DSWD ng mga programa nito. Layunin ng impact assessment na matingnan kung paano mapapabuti ang implementasyon at operasyon ng ahensya upang mas maging responsive sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan, lalo na ngayong may COVID-19. Magbabalangkas din ng transition plans para sa National Commission of Senior Citizens at Department of Disaster Resilience. Ang mga ito ang ilan sa mga prioridad ng DSWD para sa taong ito. Maraming salamat po, Sir Crowley, sa pagbabahagi ng mga iba't ibang programa at serbisyo na isa sa katuparan ng ating ahensya para sa taong 2021. Karagdagan po sa mga katanungan, Sir Crowley, ay ano naman po ang plano natin upang mapabuti ang pagtugon sa mga pangangailangan ng mga mamamayan na lubos na naapektuhan ng kasalukuyang pandemya? Ang departamento ay patuloy na magpapatupad ng mga programa upang mapagaan ang socio-economic impact ng COVID-19 pandemic at community quarantine measures tulad ng For Peace, Social Pension Program, Supplementary Feeding Program, Sustainable Livelihood Program, Kalahay Seeds, assistance to individuals in crisis situation, protective services para sa mga individual at pamilyang nasa mahirap na kalagayan, at disaster response at rehabilitation programs. Sisiguraduhin din ng ahensya
na mabibigyan ng sapat na proteksyon ang mga residente ng mga DSWD centers and residential care facilities sa pamamagitan ng implementasyon ng mga prescribed health and safety protocols at provision ng sapat na hygiene, sanitation, and medical health supplies. Bukod dito, binibigyan prioridad ng ahensya ang pagpapabilis at pagpapahusay ng mga proseso ng ahensya upang maagap na maipahatid ang tulong sa mga nangangailangan nating kababayan, lalo na sa mga naapektuhan ng bagyo at kasalukuyang pandemya. Maraming salamat po, Secretary Rawalin, sa inyong pong naging kasagutan. Tumungo naman po tayo sa mga katanungan na natanggap po natin hinggil sa pagpapatupad ng centenarian's gift. Papaano po ba yung proseso o meron po ba tayong update na may babahagi hinggil sa implementasyon nito? Salamat, Director Irene. Para po sa ating mga nanay at tatay, lolo at lola, ayon sa batas sa Republic Act 10868 o ang Centenarians Act of 2016, matatanggap ng isang centenarian ang kanyang cash gift pagtungtong niya ng kanyang ika-100 taong gulang. Mayroong 6,868 centenarian na ang nabigyan ng benefit simula ng ipatupad ang batas noong taong 2016. Ang budget ay 100,000 piso kada centenarian, ngunit ang kabuuang budget kada taon ay magdedepende sa bilang ng centenarian na isisumite mula sa lokal na pamahalaan. Upang makamit ang mga benepisyo sa ilalim ng RA 10868, ang mga kamag-anak ng mga centenarians ay dapat magsubite sa Office of Senior Citizens Affairs of Local Social Welfare and Development Office ng mga sumusunod na requirements na makikita ninyo sa inyong screen. Kung kumpleto na po ang requirement at naisumite na sa amin sa DSWD, ito po ay gagawa na ng request for funds sa Department of Budget and Management. Maraming salamat po, Sec. Rolly, sa pagbibigay linaw sa proseso ng pamamahagi ng centenarians. Ngayong panahon na ito, ngayong taon naman po na ito, Sec. Rolly, ay nagkaroon tayo ng third round ng listahanan assessment, o yung tinatawag natin na listahanan 3, na nung nakarang taon ay pansamantala pong natigil dahil nga po sa pandemya. Sec. Rolly, ano na po ba ang estado nito simula nang nag-umpisa muli ang implementasyon nito? Salamat, Director Irene. Nakumpleto na ang data collection at analysis phase para sa listahanan 3. Sa katunayan, sa katapusan ng taong 2020, ay mayroong higit 14.5 milyong households na ang matagumpay na na-assess sa buong bansa. Karagdagan dito ay 100% na rin ng household assessment forms na tapos nang ma-i-register at ma-encode sa listahanan database. Sa kasalukuyan ay nasa validation at finalization phase na ang listahanan 3. Dito ay bibigyan ng pagkakataon ang mga komunidad na suriin ang initial na listahan ng mga poor households na ipapaskil sa kanilang mga barangay. Anumang katanungan ay ipaabot sa pinakamalapit na opisina ng DSWD o Local Social Welfare and Development Office. Maganda pong update ito, Secretary Rolly, lalong-lalo na nga po sa pagbuo natin ng Information Management System na makakatulong sa pagtukoy kung nasaan at kung sino ang ating mga kababayang mahihirap at lubos na nangangailangan. At bago po tayo magtapos sa ating virtual presser, Sec. Rolly, mayroon po pa kayong mensahe sa ating mga kababayan. Director Irene,
Nais kong muling bagitin na hangad ng ating ahensya na maging matagumpay ang COVID-19 vaccination program ng ating pamahalaan. Kung kaya't ni kayat namin ang ating mga lokal na pamahalaan, mga private partners, at ang buong sambayanan na makipagtulungan para sa matagumpay na pagpapatupad ng vaccination program. Asahan niyo po na pagbubutihin at palalakasin ang paghahatid ng DSWD ng maagap at mapagkalingang serbisyo na walang puwang sa katiwalian, dahil alam natin na hanggat hindi natatapos ang pandemyang ito, ay dapat tuloy-tuloy ang pamamahagi ng tulong sa ating mga kababayan. Marami pong salamat sa inyo at manatili po tayong ligtas. Salamat po, Secretary Rolly Bautista. At dito na po nagtatapos ang ating programa. Muli, salamat sa PCOO, RTVM, PTV4, at Philippine Broadcasting Service para sa pagsasahimpabawid ng aming virtual presser sa hapon po ito. Ako, si Aileen Dumlao, magandang hapon at happy 70th founding anniversary, DSWD. DSWD.